magre-repair tayo ng isang rip kundura. Sabi ng customer, ayaw na daw umandar ng motor, pero pinagawa to nila noon, apat lang na buwan, nawala na agad. Ayan, ang ginawa pala to ngayon, unang gumawa, kasi may leak siguro to sa loob, nag-expose na lang nila yung evaporator coil, kasi hindi na siguro lumalamig. Ayan, iti-check natin to ngayon. Ayan. Ayan mga kamaster, yan yung motor. Bubuksan natin to. Ayan, kung makikita natin dito, baka ito yung dahilan hindi umandar kasi putol na yung wire, pero i-check pa rin natin yung loob. Paano ba tubuksan? Ilong press lang to. Tapos sumahin dito. Ayan master. Ayan, okay na. Tanggalin natin yung relay. Ayan mga master, tanggal na. Yan, una natin gagawin kasi mga putol na yung linya. Ito. Ayan, idugtong natin to. Itong mga linya na to. Ayan, kasi ingat-ingat ng daga. Ayan mga master, idugtong na natin to. Yan, lagyan natin ng tip. Ayan mga master. Ayan, ayan din natin po ng tip. May differential. Tungot-kot yung wire ma'am. Tapos ito man, i-check up na sa natin mga ini diri, tapos din sa taas. Ayan mga kamaster, check natin yung relay. Ayan, meron din yung relay naman, i-check natin itong dalawa. Ayan, good siya. Then yung kapasitor naman, check natin, 4UF microfarad. Tanggalin natin. Then i-select natin dito sa microfarad niya. Ito. Ayan. 3.6. Ayan, balik na natin. Walang problema to kahit magkabaliktad. Then next, yung ano naman, compressor resistance natin. Ayan, ilagay natin dito sa common. Ayan, 18.4 or 5. Ayan mga kamaster, yung mga inatkat ng mga daga, dinugtong na natin.
Ayan. Halos naubos yung electrical natin. Next, gagawin natin, itister natin yung sa thermostat. Then, i-on natin doon. Ayan, naka-on position na doon. Ayan natin. Ayan. Ibig sabihin, good yung thermostat natin. Ngayon, isasaksak na natin ito. Kukuna natin ng amperahe. Kasi yung diagram niya, ayan. Master, nakasaksak na yan. Then, yung motor, umaandar na rin. Yung amperahe niya is 0.96 amperes. Then, kung makikita natin dito, 1.13 amperes. Mamaya, bababa pa yan. Ayan, master, nagkuha ko ng tubig para ilagay natin doon sa loob kung lalamig ba ito o hindi. Yung ginawa natin, ayan, dito natin ilagay. Actually, ginawa na to mga 4 months na daw, nawala rin yung lamig. Ayan, titingnan natin to, obserbaran natin kung lalamig ba yung ilagay natin na tubig. Ayan, ito pa master, ilagay natin yung ice water kung titigas ba ito mamaya. Ayan, dito natin ilagay. Ayan. Ayan, sumbang ice na. Tumigas na yung yelo kasi natanggal yung tubig dito. Ayan, tingnan natin yung amperahe. Yung amperahe niya is 1.18. Doon sa spec niya is 0.95 amperes. Ayan, okay na to mga master. Hanggang dito na lang yung video na to. Sana may natutunan kayo kung paano i-repair at kasi i-check yung mga parts. Maraming salamat.